I did my best, but my best, it wasn't good enough. Anyway, eto na po, simulan na ho natin, ha? Simulan na natin. Magandang magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat ngayong araw na ito. Tuloy. Tuloy po ang lahat ng pinaglalaban nating mga Pilipino. Gayunpaman, ito lang ho ang aking paalala ho sa ating mga kaibigan at sa ating mga banateros. Hindi ho natatapos yan sa pag-withdraw ni Pangulong Duterte at ni Senator Go. Alam nyo, marami nagtatanong sa akin eh. Sabi nga nila, paano na? Paano na ba ang mangyayari? Sino na ba ang ating iboboto? Sino ang ating kakampanya? Alam nyo ako, ganito lang. Ito ho, akin lamang po ito ha. Ito ay akin lamang na opinion. Pwedeng magkaiba ho tayo. Basta po ako, ito lang. Sa akin, hindi ho ako mangangampanya for a certain president. Hindi ho ako mangangampanya for national position ng president or vice president. Ako po ay mananatiling neutral at bubusisain ang mga sasabihin ng ating mga kandidato. Magiging open po tayo sa lahat. That includes si Bongbong Marcos, si Isko, si Lacson, si Pacquiao, except kay Robredo. Kasi si Robredo, naano na natin yan eh. Nakita na ho natin yung 6 na taon niyang kapalpakan, 6 na taon niyang kasinungalingan, 6 na taon niyang kaepalan. Hindi na ho, tapos na ho eh. Nabigyan na ho natin ng chance na ibigay niya ang todo at totoo niyang pagkatao. Pero wala ho. Hindi ho tayo natuwa, hindi ho tayo wala talaga, bagsak. Ngayon, itong mga ibang kandidatong natitira, like Bongbong Marcos, Isko Moreno, Pampilo Lacson, at si Manny Pacquiao, eh bibigyan natin ng puwang. Ibig sabihin, no, titingnan natin kung ano yung kanilang ginagawa, at ano yung gagawin nila, at ano yung ipapangako nila. Hindi ho ibig sabihin may papangako sila, eh gusto na natin yon. Hindi ho yun. Ang gagawin ho natin, pag meron ho silang pinangako, titingnan ho natin kung yan ho ba ay same ng kanilang buhay bilang politiko noon at ngayon. So pag-aaralan natin yan. Okay? Para makita talaga natin at maging matalinong botante tayo. Kasi ho, alam nyo, ako, if there is one thing na, sabi ko nga eh, kung meron man akong na-realize itong 2022 na election, okay? Isa lang ho, masyado tayong umasa sa isang tao magbibigay sa atin ng pag-asa, okay? Walang masama na tayo ay nagtiwala sa isang presidente na si Pangulong Duterte. Palakpakan natin. Ginawa niya ang best niya sa ating bayan. Wala ho masama doon. Pero at the same time, tandaan ho natin, lahat ho ng bagay ay merong katapusan. Ang lahat ho ng tao ay may katapusan. Eh ganyan ho ang nangyari kay Pangulong Duterte. At nakita natin, hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit parang tilang hindi nakapag-prepare o merong nanggulo o merong nagpilit, hindi natin ho maintindihan. If there is one truth on sa lahat ng pangyayari na ito, this is personal. Yun lang ho masasabi ko. Walang logic, walang strategy. This is personal. Ano ibig sabihin ng personal? This is family matters. Yun nga yung medyo sabi ko nga eh, I understand that they are family. And yet, tayo, mga Pilipino, umasa tayo doon. Dapat sana ang ginawa natin, noona pa lang, eh talagang pinagtulakan na natin, hindi lamang po yung iisa ang pag-asa na si Pangulong Duterte. Dapat talaga, ako naniniwala ako, dapat ang pinaka-pinaglaban natin noon ay yung form of
pamamahala. Halimbawa yung federalism. Kasi eto na naman ho tayo. Halimbawa ha. Halimbawa lamang po. Halimbawa lang. Sigurado ako. Ako definitely I'm sure about this. Unless something happen. Hindi ko ho alam ha. Unless the president do something. Endorse someone or whatever. Sa tingin ko, talagang malakas ang chance ang manalo ni Bongbong Marcos. I believe on that. Kasi sa tingin ko, marami naman talaga sila. Oo, they are paid. Sa tingin ko rin, merong bayad. Sa tingin ko naman kasi, halos lahat naman ng kandidato may ganyang national position ha, lalo na yung mga matataas. Meron talaga sa ground, hindi natin sinasabing alam nila directly, pero meron sa ground na ganyan. Kaya tuloy may mga singaw na naririnig ka. But it doesn't mean everyone is paid. Okay? Ulitin ko yon. But the mere fact na talagang marami naman sa tingin ko mananalo si Bongbong. Ngunit datapat subalit, ipupusta ko rin ho sa inyo. Ito, 100% ito. After a while na maging presidente si Bongbong, isang bagay ang sisiguraduhin ko sa inyo. Pagdating ng panahon, sisisihin at sisisihin din nila yan. Magagalit at magagalit din sila. Ganyan ang kaugalian ng mga Pilipino. Yan o ang totoo. Yan ang lagi niyong tatandaan po. Pagpasok ng 2 years, 3 years, yung pag-asang nakikita nila na eto ang pag-asa. Di ba ganyan naman eh? Kay Pangulo Duterte, eto, eto. Tapos biglang after a while, aawayin. Magagalit. Ugaling Pilipino. Ganyan o talaga tayo. Bakit o? Kasi yung ine-expect nating magagawa niya dahil sa limitation niya bilang presidente at limitation ng kanyang jurisdiction, eh hindi niya magagawa yung tunay na pagbabago. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Oh, si Pangulong Duterte, with all his political will, may mga bagay siyang hindi nagawa. Halimbawa, yung death penalty. All of us, sa totoo lang, 2016, marami sa atin ang umasa na pag si Pangulong Duterte ang maging presidente, death penalty maipapasok. Pag si Pangulong Duterte ang maging presidente, federalism mapapasok. Kasi yan ang ano niya, isa sa mga battle cry niya noong 2016 campaign. Maraming naniwala sa atin, and yet, hindi ho natupad. Bakit to? Because it's beyond the power or the jurisdiction ng presidente. Nandiyan ho ang congressman, nandiyan ho ang mga senators. Hindi ho ganun kadaling i-persuade lahat yan. So, kaya nga hindi ho na natupad, di ba? Ang death penalty na sana inaasahan natin, yung federalism. Ilang ho yung halimbawa na sigurado ko may ganyan din hong itong mga mananalong presidente. Pusta ko sa inyo yung mga bumoto sa kanila, aawayin din nila yan. Bakit nga? Bakit o? Kasi nga ho, umaasa tayo sa savior type of president, which is hindi kakayanin ng iisang presidente na maayos ang bansa natin. Kailangan ng total reformation. Yan yung paulit-ulit na sinasabi natin, di ba? Na total reformation, not just the political system o yung ating sistema, pero even sa kaugalian ng mga Pilipino, di ba? So sa atin, ito lang ang ating gabayan natin ng mga Pilipino na bumoto ng tama. Alam nyo, ito personally ha, every time kung tinitingnan yung mga kandidato, isa lang masasabi ko, wala sa katiting ni Pangulong Duterte itong mga kandidato na ito. Wala. Kung alam nyo kung sino lang ang meron talagang pwedeng malapit na malapit. Sa totoo lang. Because hindi lang siya popular. Because hindi lang siya makarisma. Pero si Senator Goyon eh. Si Senator Goyon talagang napakadaming ginawa sa ating bayan. Senador pa lang nagtatrabaho na, walang tulog, walang pahinga. Anytime na kailanganin ni Pangulong Duterte, na andyan. Anytime na papuntahin sa isang lugar, na andyan. May masunugan, na andyan. Diba? Actually,
merong sinabi nga si ano eh. Oh, ito na naman yung iba, sasabihin na naman nila, maka-isko ka eh, isko. Eh, tama naman yung sinabi niya eh. Meron siyang sinabi kahapon, napanood ko sa news eh. Sabi niya kahapon, iboboto daw niya si Pangulong Duterte bilang senador kasi subok na. Diba? Meron nang nagawa. Eh, tayo nga, sabi nga niya eh. Tayo nga, bumoboto tayo o boboto tayo sa isang kandidatong nasaan? Nasa bahay, nagbibideo, nagbablog. Diba? Alam mo yun, sabi ko nga eh, hindi mo pa makakahila kung sino na yun eh. Pero totoo yun. Isipin nyo ha, boboto tayo ng isang kandidato na 6 na taon nandun sa bahay nagbablog. Diba? Oo. Ganun ho tayo katarantado. Pasensya na ho, pero yun talaga ang term eh. Ganun na ho tayo kabobo. Ha? Eh, ewan ko na lang, sabi ko nga eh, may point yung mama doon. Pero at the same time, ito lang masasabi natin. At the same time, wala na ho tayong magagawa. Andiyan na yan. We cannot change these people. Itong mga humahanga doon sa kandidato na yun, I'm telling you, sarado na isip ng mga yan. Kahit nga sabihin, eto yan, sabihin ko sa inyo, pag sinabi nung kanilang Panginoong kandidato, tumalon sila sa bangin. Ipupusta ko sa inyo, tatalon niya sa bangin. Kasi nga, ganun na ho sila kabulag. Ganun na ho sila kasarado isip. Pag tinitingnan mo yung mga arguments, talagang, seryoso ba kayo? Ganyan na ho ba yung logic ninyo? Ganyan na ba ho ba kababaw? Diba? Sobra. Ito na lang eh. Huwag nyo asahan yung sinasabi ko. Pakinggan nyo sila. Yung mga vlogger nila, pakinggan ninyo. Manood kayo sa kanila. Ewan ko na lang kung hindi ka matawa sa logic nila. Ewan ko na lang kung hindi ka, ay ang grabe, ang babaw. Doon ka talaga maiinis, ah, ang babaw naman yan. Ganyan na ho ba ang batayan nyo? Ano? Ay, yung tatay niya kasi maraming ginawa eh, di ba? Maraming plano yung tatay na ipagpapatuloy ng anak. Okay ka lang. Hindi ho necessary yun. Di ba sinasabi nga ho natin yung sinasabi nila kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Oo! Ganun din yung success ng ama eh hindi rin success ng anak. Show me some success. Wala. Andun. May ikot-ikot. Ano yung may ikot-ikot? Yung windmill, yun lang yun. Di ba ganun-ganun, no? Windmill, asa na? Oh, yun lang ho yun. Okay, panoorin muna natin yung pagpunta ni Pangulong Duterte, ha? O ito, watch natin.